Matapos ang huling title fight ni Carl James Martin kontra kay Combridge Nantapesh noong December 17, 2022 kung saan nakuha nito ang IBF Pan-Pacific Super Bantamweight title via knockout sa round 2. At nito lamang December 18, 2023 ay naikasa ang laban kontra sa isang veteranong Thai fighter na si Chai Wat Buat Kratok. At dito ay pinaglabanan nila ang bakanting WBO Super Bantamweight title kung saan dati itong nasa pangangalaga ni Gianreal Casimero. Si Buat Kratok ay may malawak na experience sa boxing. Ito ay may kartadang 26 knockout, 40 win at 9 loss. Rank number 4 ito sa Thailand. At nung huling laban nito ay knockout ang sinapit ng kanyang kalaban. Samantalang ang ating pambato naman, ang Wonderboy ng Ipugaw, ay may malinis na record na 18 knockout, 23 win at 0 loss. Ang laban ay muntik pang hindi maganap nang lumagpas ng 0.8 pound si Wonderboy mula sa itinakdang timbang. Mabuti na lamang at nagawan ito ng paraan ng kanyang kampo. Yep, siguro sa problema lang doon sa timbangan namin, then sa timbangan dito. Siguro nag-conflict lang yung digital weighing scale, pero nag-agapan naman din namin ng maayos. Ang laban ay ginanap sa Ilorde Sports Complex, Paranaque City. Sa pag-umpisa ng laban ay nagsusukatan pa lamang ng lakas ang dalawang manlalaro at maingat na naghihintay ng magandang pagkakataon kung kailan makapagbibigay ng magandang tira ang bawat isa. Sa mga early rounds ay ninais ng Thai fighter na lumamang sa bakbakan sapagkat hindi ito dumayo sa lugar ng kalaban upang maging pataba lamang sa kartada ng Pinoy. Nakipagsabayan ito at madalas ring makapagpatama ng ilang mga magagandang puntos. James Martin could beat you in two ways sing a championship. So tatlong malalaking at haligi. Isang malaking hamon ito para sa Wonderboy sapagkat kilala si Buat Kratok bilang isang matigas na boksidor. Sa pagsapit ng round 5 ay nasukat na at naaral na ng husto ng Pinoy ang galawan ng Thai fighter at tila ba nakakita ito ng magandang pagkakataon upang tapusin na ang sagupaan. Pinakain ni Wonderboy ng kaliwat kanang uppercut at ilang mga malilinis na body shot si Buat Kratok. Subalit napakatigas pala ng Thai fighter na ito at sinasalo lang nito ang mga kamao na binibitawan ng Wonderboy. Now Carl James Martin is testing the body of Buat. Yes! Uppercut to the body. Yung
activity ng Carl Ames Martino, yung dami ng bato na napapansin mo. So, medyo marami siya bumato ngayon. Now, what Kratok using that forward pressure and using his legs to just corner Martin, but Carl answers with a combination, was hit right there as he was getting out. Oh, that body really hurts, Kratok. Consecutive right hooks, both to the head and the body. Oh, that left upper! Wow! Oh, wow! Martin with that uppercut certainly hurt Bot Kratok, and he senses blood in the water, partner. Oh, wow! I think Martin is smelling blood right now. Yes, smelling that blood, that uppercut that got through the guard! Wow! Composed. Oh wow, just I think what Kratok. Medyo sa katawan talaga. Oh, eh, ininda talaga ni Kratok yung mga body combination ni Carl Ames Martin. Oh, nice left by Martin. Very resilient yung niyang Kratok, partner. Of course. Tinamaan na naman siya ng water doon. Oh! Oh, wow. He was able to recover from that. He was stunned by those punches. And he is still a standing partner. Oh, a little rubbery legs for Kratok right now. Sa pagtatapos ng round 5, ay tila ba nawala ng malay tao habang nakatayo si Bot Kratok. Kaya naman, nilapitan kagad ito ng kanyang trainer at sinuri ang mata nito kung ito ba ay nasa katinuan pa. Dahil si Wonderboy ay hawak na ngayon ng Empire Promotion, ay kailangan itong paghusayan pa ang laban upang magkaroon ito ng tsansa na sumunod sa yapak ng pambansang kamauman ni Pacquiao. Sa pagpasok ng round 6, ay hindi na nagsayang ng segundo ang Wonderboy para itong Leon na gustong gusto ng katayin ang biktima nito. Isang right uppercut ang sumapol sa bodega ng TIE Fighter. Bagsak ito. Binilangan ng referee. Dahil sa tigas ng katawan nito, nagawa pa nitong tumayo. Subalit nagdesisyon na ang referee na itigil ng laban. Sapagkat tila ba wala na sa ulirat ang TIE Fighter. Napanatili ni Wonderboy ang kanyang malinis na record at nakakuha nito ang titulo na dating pagmamay-ari ni Casimero. Ano pong masasabi niyo sa performance ng Wonderboy ng Ipugaw? Pwede na kaya itong dalhin sa bansang Amerika at isabak sa mga mas mababangis pa na kalaban? I-comment mo na yan sa baba at pag-usapan natin yan sa mga susunod na video.